Okay, so mula rito sa kabahayan, no, tanong natin yung ano, nangyayari dyan. No. Nagpa-pump siya ng burak yata yan, no, galing sa creek or canal. Parang yun ang ano, baka yun yung sinasabi nilang pumping station or pumping system kapag may baha sa syudad ng ano, Davao, downtown. So parang pinapump niya, no, papunta rito sa dagat. Kita niyo naman yung ano, yung galon ng tubig, di ba? Pinapump niya. Papunta rito. So ito yung update dito, ha. So pakita ko sa inyo kung anong mga action na ginagawa ng mga empleyado dito, mga trabahante. Kung anong action moving, action pack yung mga tao dito talaga, lahat gumagalaw. Lahat kumikilos. Yan nga, bali mula doon sa doon sa ano yan. Diba kita nyo yan? Pinapump yung ano, para burak yan, eh. Galing sa yung parang ano, hinuhukay nila. Wait lang, puntahan natin mamaya. Pero pakita ko yung ano, yung kanal yan, o, papuntang dagat yan. Kasi ito yung parang pumping station. So yun, no. So ito na yung ano, ha, Coastal Road, Davao City Coastal Road, Rojas Boulevard segment. Tara, puntahan natin, lapitan. So, winoter pump nila yung ano, yung tawag na ito, burak mula dyan sa kailang hinuhukay. Ayun, ito na yung update na hinihingi ninyo, no? Kung anong ginagawa. So what you see is what you get, no? Yan. Tuloy-tuloy yung trabaho. Non-stop action. So dito galing yung kanyang pinapump. Dito. Yan, o. So ano sa tingin nyo ang ano gagawin dito? Poste? Drainage? Ginagawa nila, oh. Apat lang sila. So dito pala na bahagi ano siya, no, matubig. Merong ano, nature spring water. Yun, oh. Doon galing ang ano, tubig, tubod or spring. Natural spring, you know. Yan, nagalaw. Yan. So ito yung sinasabi ng ano, no, mga commenter natin. Sino ba nasabi nun? Si Baybini, no? Na itong Davao ay ano, mabasa ang lupa sa ilalim, maburak. So ito na yun, no? Ito na yung ebidensya na sinabi niya. Example, na kahit napakalalim na ng ano, hukay, basa pa din matubig.
kaya hindi talaga ganun ka advisable yung mga napakahaba, napakatayog, no, napakatataas ng mga building na magusali sa city dahil maburak ang ilalim ng lupain ng Davao. Tsaka may nag-comment na ikaw ba yung Sir Michael? Sino kaya nakaano, di ko masyadong natanda yung pangalan, na namangha siya kasi sa buong city, downtown area, particular sa may Chinatown ha. Di ba ang Chinatown is yun yung ano, yung parang consist of 5 barangays. Tama ba? Mula sa Yangurin, Agdao, Monteverde, basta dyan na area. Yun guys, ano mo, pati yung Dacudao, mga ganyang na lugar. Dating ano daw to? Taon ito, yung parang ano, water lily area, ganun, parang lubog sa tubig mula sa ano, sa dagat, salt water. So ibig sabihin pala talaga itong Davao ay ano siya, no, below sea level noon pa man. So ngayon, dahil nga sa siguro tinatawag na reclamation project dati, or yung ano, yung ginagawa, di ba reclamation tawag yan, yung galing sa dating naputik, dating matubig, ginawang ano, tinambakan, tapos ginawa ng mga gusali, building. Example, itong ano, City of Dreams sa Maya, Parañaque, Las Piñas, Pasay, and Manila Bay area, di ba? Yung tinayuan ng ano, Philippine Cultural Center ba yan? Yung sa Maya, gawa ni ano, ni President Marcos. Di ba dati ano yan, tubig yan. Yung kinatatayuan ngayon ng MUA, dating ano yan, tubig yan, di ba? Pero tinambakan, reclamation tawag yan, di ba ang term? So yun, namamangha yung ating komentor kasi nga nakita niya sa mga beaches natin na adami na ang mga nabagong landscaping sa syudad. Samantalang dati ito talaga, early 50s, 60s, 70s, mga ganon, itong Davao ay lubog sa baha, lubog sa tubig talaga siya. Kahit yung Bukana, di ba? Kayo makapagpatunay sa mga nakatira, pinanganak sa Bukana, nakatira sa Bukana. Alam nyo yan, di ba, na ang Bukana pala dati is, ano siya, mababang ano, bahagi. Ibig ko sabihin na, ano siya ba, lubog sa baha, lalo pag mag-high tide. Kahit hanggang ngayon, di ba, napansin nyo naman yung huli nating vlog na doon sa may riprap area, sa may Davao River, Bolton Isla. Kapag ka na ba, hindi, ito ha, totoo to, hindi daw sila binaha, sabi ng mga nakatira doon for 30 years. Hindi sila nakaranas na nga yung may bagyo, baha, na talagang flash floods, wala. Doon lang sa Bangkiruhan, Pag-asa, tsaka sa may ano, sa may SIR ang nagkakaroon ng baha. Pero bandang sa kanila sa Bulton Isla wala daw kasi ang rason noon ay malapad daw yung ano, yung ilog. So hindi siya pasigsag kaya yung tubig pag aagos, aagos lang daw talaga diretso papuntang dagat. Papuntang Bukana, no? Hindi na kailangan na ano pa dadaan sa sagi sa mga ano, sa mga paikot-ikot na ano, pa-curve-curve na sapa, ilog sa Davao River. Kaya hindi sila nagkakaroon ng flash floods. Oo, high tide daw. Lagi may baha wala. Basta kapag ka na high tide, yan yung sistema talagang nataas yung tubig. Kaya pansin nyo sila, ano sila, para silang nasa sahaya. Sahaya is tawag sa mga bahay ng ano pala, badyaw ha. Yung matataas yung kanilang ano, haligi, pundasyon ng mga bahay nila. Kasi preparation pala yun kapag ka nataas yung tubig. Alam naman tayo mga kapatid ng mga badyo, di ba? Talagang nagsisitil sila malapit sa ano, sa dagat, gilid. So yung ano, sa 13, 14, 12, 11, di ba yung mga bahay doon nakalutang sa dagat, nakapatong doon talaga yung ano, nakatayo. So sahaya tawag doon, sahaya type. So yun o, ito yung pinapump nila ha, kanina pa yan, mula doon. So ito yung example sa sinabi ni Pai Bini na, or Benedicto, na mabasa ang tubig sa Davao, maburak. At yung komentor nga na sabi niya itong downtown ng Davao is dating ano siya, dating lubog sa tubig, alat or tubig dagat. Tapos ngayon meron ng mga malls, building, establishment, lahat ng dami. So ganun talaga ang tao, no, sa high tech. Yan, so nakahit ang sun. Grabe no, sa ngayon, wala kasing, ano, iba kasi itong coastal, dito na lugar, yung mga segment-segment, parang hindi kasi natin masyadong makita pa sa ano. I mean, wala akong nakita pa sa mga post sa Facebook, no, sa kanilang department, kung saan, kung anong hitsura nito pagkatapos.
ng proposed building. Kaya di ko maisip pa sa ngayon kung ano magiging itsura nito after. Pero siguro, yung ano, example dun sa may Coastal Road sa may Times Beach, Ecoland, yun na yun siguro, parang ganito din, no? Parang merong nga rotonda dyan, ikot, ganun, may bilog, dyan na area. So, shout out kay ano, Waruwadab, or Dawab. Watching from Japan, no? Dito tayo pala sa lugar ng iyong friends, slash pinsan. Diba? Joyride lang si Uncle, oh. Sana all. So, yun lang ha. Pinakita ko lang sa inyo yung ano, ginagawa nila dito sa lugar. Yun. Oh, di ba? Saya lang. It seems like they're having fun. Oh, hawak lang mga angkol kay isang kinabuhi. Tuyaw. Daghang mga atawa na kulat. Yo. Nakaahon din. Oh, kulang pa ng isa. Ayun pala. Sakit na pala. Okay, so lipat na tayo dito na area. So, nakuhaan talaga natin yung ginagawa na, no, close up. Ganun pala kahirap. Pero ano naman ito, no? Yun, no, burak, oh. Maburak. Maputik. Ito na yung Rojas Avenue. Lugtong Extension. Rojas Avenue Extension, or pwede rin tawagin nga Rojas Boulevard. Kasi ito yung mga kabahayan dito. So ano sa tingin nyo, okay ba? Ito yun, no? Update. Davao City Coastal Road, Rojas Boulevard segment.